Good day guys, Kambyo Moto here. Welcome ulit sa aking channel. Dito tayo ngayon sa Montalban. So, ito, kararating ko lang. Ito si Buddy. Dito tayo kasi may gagawin ako ngayon. Dali, ito, si Big Boy. Si Big Boy. Hindi ko pa kasi natatapos yung ginagawa ko sa kanya. Siya! Bale, ang hindi ko na lang natatapos na maintenance yung panggilid niya. Ito siya. Hindi ko pa nalililis yung panggilid. Yun na lang yun, hindi ko pa natatapos para matapos na yung basic maintenance niya. So, yun magiging episode natin ngayon. Maglililis tayo na panggilid na Nmax. Labas muna natin si Nmax. So, ito na, nilabas na natin, oh. O, diba? Angas, diba? So, may bagong kapit din akong, ano nito. Yung blue water. Ayan, nakikita nyo rin yan sa, ano, video, tutorial, kung paano ikabit yan. Ayan siya. So, yun na lang yung gagawin. Maglilinis tayo ng panggilid niya. At saka, air filter. Hindi pa ito nalilinis mula nung nabili tong motor na to. So, habang wala pa tayong gagawin kay Redder 150, ito muna yung maintenance natin. So tara, umpisa na natin. So umpisa na natin guys, dito sa air filter muna. Bubuksan natin to. Meron lang siyang mga screw na ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na screw. Bubuksan na natin to para malinis natin yung air filter. At saka isa pa, nakakasagabal kasi to pag bubuksan yung panggilid kasi nakapatong siya, medyo nakapatong. Ayan. So kailangan muna tanggalin to. Or paluwagan, tanggalin yung bolt and then pwede mo siyang isabit. Lagay mo ng tali, medyo isabit mo sa may grab bar. Ayan, umpisa na natin. Pasensya na kung maingay yung background. Medyo malakas kasi yung ano, yung radyo ng kapitbahay dito. Ngayon lang ito malilinis eh. Kaya for sure, napakadumi na nito. Busy kasi masyado yung dalawa. May-ari na ito si Ella and Clary. Ayan. So, shoutout sa inyo dalawa. Salamat sa ano nyo, pagpapairam ng motor. Then, salamat sa tiwala kasi akong bahala dito sa motor nyo. May maintenance natin yan. At yung mga basic maintenance lang. Mga linis. Ganyan. So, tignan nyo naman, napakadumi ng filter. So, tanggalin natin yan. Ayan. Dungis. Puro alikabok, buhangin. Pero pwede pa siya. Ililinis lang natin. So, ayan. Tanggalin na rin natin yung 2 bolt na itong airbox natin para hindi siya nakaharang mamaya dito sa crankcase. Siya nang ingay ng background. Dahil pang bata. Ayan, nakapatong kasi siya. Nakapatong siya dito sa crank kaya hindi mo siya malilinis pag ayan, may ano na. May mga langis-langis na dito sa loob. May gagawin tayo dito. Tatalian natin para iangat natin. Ayan. Tapos tali natin dito sa grab bar. Ayan. So, nakaangat na siya. Hindi na siya makaka-storbo sa natin. Crank. Then, next na natin tong crankcase cover. May plastic pa siya. Hindi kagaya ng ibang scooter. Wala na ganito. Ito lang meron. Tanggalin na natin. Meron siyang screw na malalaking screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na screw. Tanggalin natin. Ayan siya. Anim. Oops. Ayan. So, tignan niya. Napakadumi oh. Oh. Ang dumi niya. Tignan niya itong foam niya.
Agoy, ang gigita ata. O, halos madurog na siya sa ano. Naagnas na sa dumi. Dito sa ilalim yung dumi, oh. Oh, ang dumi. Grabe to. Mamaya, linisin natin yan. And tagalin na natin yung crank. Tagalin muna natin itong ano na to. Ayan. Ito yung daanan ng hangin. Ayan, tabi muna natin yan sa taas. Then, bubuksan na natin yung crank. Gamit ang T-wrench natin na merong socket na 8mm. Ayan. Meron siyang ilang bolto, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ayan, pito, walo, labing isa. Labing isa. Bol. Tanggalan natin lahat ng bolt. Yeah. Teka lang, yung ano. Yun. So, eto na. Wow. Dumi. Agoy. Yun, oh. Sobrang dumi. Yung mga na kaskas na belt, dito lahat sa loob. So, lilinisan natin yan. Etong ano niya, belt niya okay pa to. Bago pa naman eh. 3,000 pa lang yung tinakbo. Sadyang madumi lang talaga siya kasi dito sa Montalban, sus napaka ano, napaka tag dito, napakalikabok, napakaputik. Kung meron siya, meron sana ng compressor. Ganda sana pang linis, kaso wala tayo. So, mamano-manoin natin 'to. So, update ko na lang kayo mamaya. Lilinisin ko muna yung mga parts. Tsatsagan ko na lang to guys, mano-mano kasi wala tayong ano, compressor para sa hangin, para mabugan sana. Mano-mano punas tsaka brush na lang to. Yung mahirap yung singit-singit eh, kasi kita nyo naman ang dami niyang ano, sa loob. Dito gaya sa ibang scooter na madaling linisin. So update ko na lang kayo mamaya kasi mamano-manoin ko pa to. Medyo matagal to, so mamaya na lang ulit. Ayan guys, check nyo. Na pagtiyagaan ng brush lang then pamunas tsaka inihipan pagka may mga ano natitira. So ang hirap pagka walang ano malakas na hangin, compressor. Tsaga lang, madadali naman sa tsaga kahit kulang sa gamit. So hindi na naman na natin kailangan tanggalin pa tong ano na to, part ng mga to, kasi wala naman tayong papalitan. So linis lang. Ayan. So next natin yung cover niya. Linisan natin. Ito siya. Grabe daw. Yan guys, so nalinis na natin lahat, no? So ibabalik na natin. Ito pala guys, yung ano natin, walang tawag dito,
ang seal. Para hindi nakalawit na ganyan, pwede tayong maglagay ng ano yan, kahit dampi-dampi lang na mighty ban. Dampi-dampian mo lang para idikit mo siya. Huwag masyadong marami. Ito, dampi-dampi lang. Aray ko, yung kamay ko yung dumikit. Konting-konti lang. Para hindi siya nakalawit. Kahit hindi lahat magyan. May technique para hindi siya nakakasagabal. Ayan, isa na lang. Ayan, okay na. Ilang dampi lang. So, ito na yung crank natin. Cover. Malinis na siya. Nakuha sa tiyaga. So, babalik na natin. Yun. So, okay na. Balik na rin natin yung ito. Yung hose. Okay. Ayan, ito yung foam. Malinis na. And then, lastly, ito. Cover plastic. Di pa pala, teka. Isa pa pala. Nasa gitna. Ano ba yan? Yun. So, okay na tayo doon. Dito na tayo sa airbox. Pwede na natin ibaba ito. Yun. Ayan. So, yun na guys. Tapos na nating linisan tong ano na to. Panggilid ng Nmax. Kahit kulang-kulang ang ating ano, tools. Pwede pa rin linisan yan kahit kulang ang tools mo. Discarte lang. So, yun guys. Sana nakapagbigay ng idea sa inyo kung paano maintain yung panggilid natin sa mga Nmax user dyan. Sana nakatulong. O, diba?
Linis na ulit. Testing. Tunog malinis. Ito lang dinayo ko sa Montalban para tapusin yung nililinis ko. Kasi halos lahat na ito nalinis ko na. Hanggang sa ilalim. At yan, na-change oil ko na rin. Napalitan ko na rin ng brake pad sa likuran. And then, na-installan ko na rin ng fog light. So, kompleto na to. So, yun guys. Sana sa mga bago dito sa channel natin, sana subscribe po kayo sa akin channel. Patuloy nyo po sanang supportahan ito. Maraming salamat sa lahat. So, God bless sa lahat. Peace out.